Yo, what's up? Oblak is back. So, nagawa ko ng list ng mga bagay na dapat tandaan bago mag-gym o para to sa mga baguhan din. Ano yung mga dapat na gamit na dadalhin mo sa gym? Yan. Tsaka mga dapat at hindi mo dapat gawin pag nasa gym ka na. So, dito na tayo sa mga gamit. Ito naman ay mga optional itong gamit na to. Pero nasa yun na rin kung bibilin mo. Una sa akin, yung gloves. Napakalaking tulong yan para sa akin. Kasi pag nagbubot, pag naglilip o nagbubot ako ng mabibigat, medyo nasakit din yung kamay ko. Mas maganda na meron ka ding gloves. Tapos, tumbler. Kailangan mo din ng tumbler. Siyempre, ligayan mo ng tubig. Minsan, sa ibang gym na makupuntahan mo, walang tubig. Kaya, kailangan mag-provide ka rin ng tumbler mo para meron kang lagayan ng tubig. Okay. Tapos, whey protein. Bumili ka din. Kailangan mo din yan. Pero, sa baguhan, kahit wag ka munang mag-take ng whey protein. Kasi nasa adjustment period pa yung katawan mo. At least mga 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Pag medyo ramdam mo na lumalakas ka, tsaka ka na mag-whey protein. So, ang gawin mo, pag nandun ka sa gym, edi enjoyin mo lang yung mga binubuhat mo. Huwag ka munang magbubuhat ng mabibigat. Yan. Puro magagaang lang. Dati nga, tanda ko, first time ko nun, way back 2009, nag-try ako mag-gym nun. Tapos, kinabukasan, nilagnat ako. Kasi, wala nagturo sa akin. Yung YouTube nun, di pa masyado putok para sa mga beginner na gustong mag-gym. Wala pa akong sapat na kaalaman nun. So, ang paya ko, pag beginner ka, huwag ka munang magbuhat ng mabibigat. Kahit yung barbell, pag mag-bench press ka, yun lang muna. Wala munang plates. After a week, lumalakas ka, lagyan mo ng 5 pounds. After a week, tingin mo, lumalakas ka. Nagdagan mo na another 5 pounds, probably 10 pounds. Ganun. Enjoy mo lang yung mga gamit mo sa gym. Tsaka una, ay mag-stretching ka din. Napakalaking bagay niyan kasi ang pagkuha ng injured ay napakadali niyan. Pero ang pagkuha ng ideal body mo ay to be honest ay mahirap siya. Actually ako hanggang ngayon yung ideal na body na gusto ko hindi ko pa siya nakukuha. On process na siya. Sabi nga kahit pa paano, meron ng progress sa ginagawa mo. Yun. Tapos, dapat meron ka ding goal plan. Set mo yung kung anong goal mo. Kunwari, this month, tapos na ako sa adjustment period. Next month, magdadagdag na ako ng weight. Tsaka, kung anong goal mo, kung gusto mo bang mag-bulking ka, o kung gusto mo magpapayat, mag-shred, yun, para at least, yung mabibili mong mga gamit, o kailangan mo, at
tulad ng whey protein, kung magpapapayat ka, edi whey protein. Kung mag-bulking ka, edi whey protein na mas. Yun. Tapos, syempre, pagbubuhat ay para rin palang bahay yan. May blueprint din. So, dun papasok yung goal plan mo. Step by step. Dapat, pati mga diet plan mo, nandun na din. Tapos, mas maganda, bago ka mag-gym, prepare mo na yung mga kakainin mo. Shred ka naman, o diet ka, papayat ka, hindi, oatmeal sa umaga, ganun, o saging, o kamote, yan, mga low carb. Tapos, sa tanghalian, yung isang cup ng rice, tinimbang ko siya sa meron akong pantimbang dito. Yung isang cup ng rice ay nag-estimate siya ng 250 grams or more or less 250 grams siya. Yeah. Tapos ang calories ng rice, 100 grams, meron siyang 130 grams of calories based on my personal research. Tapos, di ang ulam mo, breast chicken. Yan. Favorite ko yan. Mago nang lagyan ng asin. Timpla mo na lang paminta. Kung meron kang chili powder, di lagyan mo din. Mas okay. At kung air fryer ka, sa air fryer mo lutuin. Para at least less calories. Tapos, alamin mo din, kung nagpapayat ka, yung calorie deficient, kung paano yun. So, gagawa din tayong video niyan kung paano yung calorie deficient. Yan ang ginagawa ko ngayon. Kasi target ko ngayon ay magkaroon ng abs. Nang hindi masyado nagsasacrifice yung mga muscle ko. Okay? Tapos, syempre, gustong-gusto mo mag-gym, nahihiya ka. Kasi payat ka. Yan, may mga kilala akong ganyan. Pare, yun, nahihiya ako, payat ako eh. Kung nahihiya ka, di magsama ka din ng payat. Kung sampu kayo, di ikaw ang presidente ng mga payat. So, joke lang yun. Tapos, yung iba, mataba, nahihiya sila, mataba daw sila. So, yung mga insecurity sa katawan, i-embrace mo yan. Huwag mo mahiya. Ano, kung pakinggan yung sasabihin ng iba na negative sa'yo, na kasi pag pinakinggan mo sila, sila yung nagwagi, ikaw mananatili ka na lang na mataba o payat na hindi mo nakuha yung goal mo na sana dapat nakuha mo na. Diba? Tapos yung dapat, huwag ka rin pagbago ka sa gym, hindi rin bumuhat ka, no? Tapos may nakita kang mabigat yung binubuhat, ikaw babago ka pa naman, eh mataas ang ego mo. E di mag-i-ego lifting ka. Pero Rome, ex ka dun, boy. Yun, panigurado, injured ka, nabukasan. Sisigurado yung siya, lalagnatin ka, o naipitan ka ng ugat. Kaya nasabi ko kanina, ang pagkuha ng muscle, may process yan. Pero yung pagkuha ng injured, saglit lang yan. Diba? Tapos, pag nasa gym ka na, di, huwag ka may iyang magtanong. Address mo lang, sir. Sir, isang bodybuild natin ha. Paano niyo po nakuha yan, sir? Chess po kasi ako ngayon eh. Pwede tuturuan ka na ngayon mag-chess. Kalimitan naman ng mga nasa gym ay mukha lang iba sa plano, pero pag nagtanong ka na, ituturuan ka na. Kaya sabi ay, huwag mahihiyang magtanong. Tapos meron pa pala na isang gamit na gusto kong bilhin, yung belt. Kasi pa nagbabak ka na,
napakalaking tulong niyan. Yung maglilit, lalo na pag nagbubuhat ka na ng medyo mabigat. Yan. Minsan, may pita ka ng ugat sa likod pag wala ka nun. So, kailangan mo yung darating ang time na pagbubuhat ng mabigat. Kailangan mo yun. So, yun lang for this vlog. Kung meron pa kayong gustong pag-usapan, please comment down below and please subscribe. Peace, yo!